Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Hipan ninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. At upang tayo ay dumulog sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos, sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto ay nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa sa atin. Kailangang gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain." Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lunsod na Pitom at Ramses, lunsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo lamang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil
at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Ebrea at bayaan lamang na mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaari kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatat, tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos, tayo ay magpasalamat, ang poon ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad natin, ibang sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya, nang ang bitag ay mawasak. Tulong natin kailangan ay sa poon nagmumula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo na po ang lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan, sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kaniyang ama, ang anak na babae at ang kaniyang ina, ang manugang na babae at ang kaniyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kaniyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kaniyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap
sa nagsugo sa akin, ang tumatanggap sa isang propeta, dahil siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sinumang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor ng Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, walang sino man ang dapat mangamba kung tayo ay tunay na nananalig sa ating mahal na poong Jesus Nazareno at tinatanggap natin siya ng buo nating puso. Ito ang buod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung mapapansin po ninyo, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno ay hindi na gumamit pa ng anumang mabubulaklak na pananalita. Diretso at tahasang sinabi ang nais niyang iparating sa kaniyang mga alagad. Kung mapapansin po ninyo, paulit-ulit ang paalala ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad na nararapat ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Uulitin ko po ang paalala sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, ibigin ang Diyos ng higit sa lahat. Dahil kapag inibig natin siya, tunay nga pong hindi tayo mabibigo. Ang pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng ating mga magulang, ang pag-ibig ng isang asawa, ang pag-ibig ng isang anak, ang pag-ibig ng isang kaibigan, yan po ay parating hindi sasapat at minsan magkukulang. Tayo pong mga tao, marami tayong limitasyon. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos, walang hangganan at walang katapusan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi kumukupas. Walang limitasyon. Ibig sabihin nito, tanging Diyos lamang ang makapupuno ng lahat ng kakulangan sa ating mga buhay at hindi ang tao. Kaya dapat klarado sa atin na kapag iniibig nating mas higit ang tao kaysa sa Diyos, hindi tayo nagiging karapat-dapat sa kaniyang pagmamahal. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, huwag po tayong malito. Hindi sinasabi ng ating Panginoon na Diyos lamang ang ating ibigin. Ang sinasabi niya po, ibigin din natin ang ating kapwa, subalit dapat mas higit ang pag-ibig natin sa Diyos. At kapag inuna natin ang Diyos,
tunay ngang palalakasin tayo ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Palalakasin niya ang ating kalooban sa araw-araw upang harapin natin ang mga pagsubok sa buhay, lalong-lalo na kung may kinalaman ito sa pagsunod at pagtanggap natin sa Kanya. Kaya nga po sa harap ng mga hamon ng buhay, hindi pagtakas ang solusyon. Dapat harapin natin ang mga ito ng may lakas ng loob at matatag na pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay na pagtagumpayan na ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, pati ang kamatayan, hindi nagtagumpay. Nawala ng bangis ang kasalanan. Sapagkat sa bandang huli, nagtagumpay ang liwanag, nagningning ang buhay, at namayagpag ang kabutihan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, naway sa araw-araw ng ating buhay, piliin natin lagi ang Diyos. Uulitin ko po, sa araw-araw ng ating buhay, habang tayo ay humihinga pa sa mundong ito, piliin nating lagi ang Diyos. Hindi po madali ang mabuhay, ngunit magiging magaan ang pagharap natin sa mga ito kung nagtitiwala tayong lagi nating kasama sa ating paglalakbay ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang krus na hawak-hawak ng ating Poong Jesus ay naging daan upang tayong lahat magkaroon ng kaligtasan. Sa tuwing tayo ay tinatanggap at tinatanggap natin ang Panginoon, dapat tinatanggap din natin ang Kaniyang krus. Maging huwaran natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya kailanman nagreklamo, pinasan at niyakap niya ang krus bilang tanda ng Kaniyang dakilang pagmamahal. At sa ating Ebanghelyo, paulit niyang sinabi, pasanin natin ang ating krus. Papasukin at tanggapin natin sa ating puso ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Dahil sa pamamagitan niya, naniniwala tayo na sa bawat hirap ay may kaginhawahan. Sa bawat pagtitiis natin ay may naghihintay na kalayaan. Sa bawat kirot na ating nararamdaman ay mayroong paghilom. At sa bawat kadiliman, makasusumpong tayo ng tunay na liwanag. Ang atin pong Nuestro Padre, Jesus Nazareno lamang, ang makabubuo at makakakompleto ng ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo, naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Sa bawat panalangin at kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi nang tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan,
Naway magkaroon ng lakas na mapaglabanan ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig, at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga pakikibaka sa buhay. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa kabila ng aming pagdurusa at bigyan mo kami ng lakas na kumilos ng mayroong pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para magdagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinararangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila, at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami
at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang makikitang tulad mo.
tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19 bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati
namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.